Magandang umaga, guys. Welcome na naman po ulit kayo sa aking channel dito sa Food Trip TV. Guys, ngayong umaga, sabayan nyo muna ako. At may isi-share ulit ako sa inyo isang mabilisang luto lang. Kasi magluluto tayo ng batikulon. So guys, sabayan nyo ako para makita nyo kung paano ako magluto ng sariling version ng batikulon ng manok. Ito yung chicken natin, chicken gizzard, batikulo ng manok. So, sisimula na tayo mga ka-food trip. Ito yung gagamitin natin mamaya. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin. Konting-konti lang yung gagamitin. Ito lang yung kailangan natin mamaya. Kailangan lang natin ng sibuyas, bawang. Naglagay rin ako ng green bell pepper para bumangot, lumasa na rin yung ating batikulon. Meron din tayong paminta. Ito, pandagdag na rin to sa dami ng ating batikulon mamaya. Siyempre, sa parang design na rin. Ginayat ko yung carrots na maliliit, sabay yung baguio onion, baguio beans. Ayun, para maparami yung konti yung ating ulam mamaya. So, gagamit tayo mamaya ng, since wala akong tomato sauce, gagamitan ko siya ng tomato paste. Ayos na rin yan. Gagamit tayo ng soy sauce mamaya, toyo. At ituli yung pang-marinate natin. 7-Up. So guys, simulan na natin. Papakita ko sa inyo yung gagawin ko. Mamaya ko na lagyan ng asin kasi baka medyo okay na yung templada niya sa toyo natin kaya hindi na pwedeng lagyan. Okay na yan. So unang-una, ito yung ating gizzard, batikulon. Malinis na po siya. Nakadrain na. Mamarinate lang muna natin. Lalagyan ko siya ng 7-Up. Ito rin yung magiging sabaw nyo mamaya eh. So kalahati lang nilagay nito. Ang kalahati, inumin ko na to. Lalagyan natin ng paminta. Yan mga kapod trip, paminta. And then yung panghuli natin, yung ating toyo, soy sauce. So guys, okay na. Nakamarinate muna siya. Nilagyan ko lang siya ng 7-Up, paminta, tsaka toyo. So mamarinate ko lang muna siya. Mga siguro kahit mga klating oras lang, okay na. Mas maganda sana mahabang oras eh. Pero kailangan nating magluto ng on the spot kasi kailangan nating kumain. So iniklihan ko lang yung pagmarinate sa kanya. Gagawin ko lang mga 30 minutes lang. Ayos na siguro to. So yan, nakamarinit na muna. Standby lang muna natin yan mga ka-food trip. Halu-haluin ko lang. Yan na. Yun na po una yung nilagay natin ha. Nilagyan natin ng 7-Up, paminta, sabay toyo. Yan lang muna. So okay na muna, sit aside lang muna natin. Ito yung mga gagamitin natin mamaya. Mamaya na yan pag nagisa na tayo mga ka-food trip, pag magluto na tayo. So ngayon, antayin lang muna natin matapos pag marinate siya na mga 30 minutes. So abang-abang lang tayo mga ka-food trip. So guys, habang nakamarinate pa yung ating chicken gizzard o batikulon, gigisa muna natin yung ating carrots tsaka yung baguio beans. So, sutil lang natin para maluto na mamaya. Mabilis na lang siya. Kahit itong toppings pang design, pandagdag na rin sa dami ng ating batikulon. So, sutil ko lang guys. Pinagsabay ko na. Hindi naman kailangan ng atrapi. Medyo lang siya. Pre-cook lang, pre-cook. Yung purpose na nilagay ko nito para mas lalong dumami yung ating ulam. Kaya nilagyan ko na ng baguio beans tsaka carrots. Thank you.
Sakto yan, pag matapos na marinate yung ating gizzard doon, batikulon, gigisa na tayo guys. So, ano yan. Antayin pa natin konti. So guys, okay na yan. Tapos ko na siya ma-saute. Gigisa na siya konti, kaya naka-pre-cook na siya. So, next na tayo, magigisa na tayo ng ating batikulon. Upo lang muna yung kalan kasi si spirit ko to. Sito side lang natin para hindi ma-storbo dito. Ipat na natin. So guys, tapos na tayo marinate nito. Separate na natin yung sauce niya kasi ito yung gagawin natin yung sauce mamaya. So isismulan tayo. Let's go. Yan. Sinala ko lang siya para matanggal yung sauce niya. Ito yung sauce natin mamaya yung gagamitin din sa kanya. So magigisa na tayo mga kapudtrip. Let's go. Papainitan tayo ng frying pan guys. Sisimula na tayo magkagisa. Lagyan na mantika. Ginaganyan ko siya kasi hindi siya masyadong pantay. May bukol sa gitna. Kaya hindi masyadong basa lahat ng mantika. So init na siya guys. Lagi ko na muna yung onion kasi medyo malaki konti yung slice ko dyan. Lain ko lang para umuwi na siya maluto. Okay na, bawang sunod na natin. So okay na siya guys. Lagyan na natin yung ating gizzard, batikulon. Yung minarinig sa kanya yung magagawin natin sa bawang mamaya. So okay na, pwede na ilagay yung sabaw niya. Yung narinig sa kanya kanina, ito yung gagamitin pa sabaw. Ang tama-tama lang yung dami niya guys. So yan, takpan muna natin hanggang sa kumulo bago lagay natin yung ating tomato paste. Check na natin guys after 15 minutes. Yan. Yan, lumit na. Ibig sabihin na malapit na maluto yung ating gizzard o batikulon. So ilalagay na natin yung tomato paste. Wala tayong tomato sauce kaya ito na yung lagay ko para may pula-pula lang siya konti. Pakuluan pa natin konti guys. Antayin pa natin konti. Check natin ulit after 5 minutes. Yan. Kita nyo na kung gaano ka colorful ng ating sauce. Para siyang barbecue sauce ni Chura. So guys, lalagay ko na yung ating carrots tsaka wagyu beans kanina. Naka-pre-cook na rin to kaya ayos na yan. Sama ko na yung ating green bell pepper para lalong bumangot, sumarap yung ating chicken gizzard batikulon.
So, patuloyin pa natin konti yung sabaho bago nating hanguin. Mga 3 minutes pa ulit. So guys, final na to. Teka, buksan na natin. Ayan. Kita nyo naman kung gaano ka colorful ang ating chicken batik pulo and gizzard. So guys, okay na. Luto na to. I-plating nyo natin na makita nyo pa ng maayos. So guys, okay na to. I-plating natin ng matakam pa kayo lalo. So yun na guys, yung ating chicken gizzard or batik ulon. Okay na siya. Ready to eat na. So guys, sana nagustuhan yung ating recipe ngayong umaga. Napakasimple lang. Meron lang tayong batik ulon dyan. Mapagluto na tayo ng ganitong ulam. Nilagyan ko lang siya ng carrots, bagyo beans. Nung sa ganun na yung dagdagan yung ating dami ng ating ulam. So guys, paano? Yan na muna yung ma-share ko sa inyo ngayong umaga. Sana nagustuhan nyo. Kita-kita tayo sa susunod pa nating mga video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like sa ating video. Pakiiwan na rin po ng comment. Kung okay, pakishare na rin para dumami po tayo. So mga kapod trip, yan na muna sa ngayon. Kita tayo sa susunod. Magandang umaga po sa lahat. Ingat po tayo lagi mga kapod trip. Masalam.